Hatid sa inyo ng Teenage Health Education for an Empowered Nation o Teen Campaign ng MU Health Caravan at Immunity sa ilalim ng Health Education and Literacy Advocacy ng MU Sigma Phi Sorority. Usap tayo! Kamusta ka ngayong pandemya ni Dr. Glads Facun? Magandang araw! Kumusta naman kayo? Sana kayong lahat ay ligtas at maayos sa mga panahong ito. Isa sa mga malaking suliranin ngayong pandemya ay ang kalusugang pangkaisipan ng kabataan. Mahigit isang taon na tayong nakikibaka sa COVID-19. Nagkaroon ng epekto ang pagiging pirmi sa bahay ng kabataan sa pagkalala o paglabas ng mga ganitong karamdaman. Importanteng pag-usapan natin ang kalusugang pangkaisipan ng kabataan upang mabigyan natin sila ng angkop na payo at aruga sa panahon ngayon. Una sa lahat ay kailangan nating balikan kung ano nga ba ang mga pagbabagong nararanasan ng mga kabataan kapag sila ay papalaki na. Tatawagin ko si Nurse Marie upang talakayin kung ano ang mga pagbabagong ito. Maraming salamat, Doc. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Nurse Marie at ngayon ay tatalakayin ko ang mga kailangan nating malaman ukol sa adolescent. Sino nga ba ang ating matuturing na adolescent? Sila ay mga kabataang nasa edad 10 hanggang 19. Ito ay transisyon mula sa pagiging bata patungo sa pagiging ganap na may gulang na. Sa panahong ito, ang isang adolescent ay nagkakaroon ng mabilis na pagbabago sa katawan pati na rin sa pag-iisip. Ang mga pagbabagong ito ay maaring nakakabahala para sa ilang kabataan, kung kaya't ang tamang paggabay sa panahong ito ay napakahalaga. Ang adolescence ay nahati sa tatlong yugto. Una, kalagitnaan at huling bahagi. Ang bawat yugto ng adolescence ay nagpapakita ng mga katangi-tanging karanasan at pangangailangan. Mahalaga na maunawaan ang bawat yugto para mas madaling maintindihan ang pagkilos at pag-iisip ng mga kabataan. Sa unang yugto, ang mga pisikal na pagbabago ang pagtutuunan ng pansin. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagkabahala kung hindi nila alam kung ano ang dapat asahan. Maraming mga pagbabagong nangyayari sa katawan ng mga kabataan habang sila ay lumalaki. Para sa mga binata, ang kanilang ari ay gagawa ng hormones na testosterone. Sila ay tatangkad at lalaki ang kanilang muscles. Sila rin ay makakaranas ng pagbaba ng boses at pagdami ng buhok sa katawan. Para naman sa mga dalaga, ang kanilang suso ay lalaki, ang baywang at hita ay lalapad din, at sila ay magsisimulang magkamenses simula 9 hanggang 15 anos. Lalago din ang kanilang buhok sa katawan at tatangkad katulad ng mga kabinataan. Ang pagtaas ng produksyon ng langis sa balat at isang partikular na uri ng bakterya na nabubuhay sa pores ng balat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng tugyawat at body odor o anghit. Sa panahong ito, kinakailangan maging malinis sa iyong pangangatawan. Ang katawan ng isang teenager ay dumadaan sa maraming pagbabago na madalas ay hindi madaling maintindihan at maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa iba't ibang tao. Ngunit, importanteng tandaan na ang mga pagkakaibang ito ay normal lamang. Kung ang pag-uusapan ay ang pag-iisip, ang mga kabataan sa yugtong ito ay nakapokus sa kanilang sarili. Ang kabataan ay dadaan sa mga mental at psychosocial na mga pagbabago. Mapapansin din natin sa mga teenager ang kanilang pagka-impulsive. Kaakibat nito, iniisip ng mga preteens at early teens na ang kanilang mga idea at mga agam-agam ay mas maganda o mas malala kaysa sa iba. Maraming beses ay self-conscious sa kanilang anyo ang mga kabataan at iniisip na sila ay hinuhusgahan ng kanilang mga kaibigan o kaedad. Kailangan nila ng gabay at kapag ito ay hindi nabigay, maaring bumaba ang tingin ng teenager sa kanilang sarili.
Ang ikalawang yugto sa puberty ay ang mid-adolescent, mula 14 hanggang 16 na taong gulang. Sa stage na ito, iniisip ng adolescent na walang makakasakit sa kanya at walang makakatalo, kaya tumataas ang paggawa ng mga delikadong bagay. Ang mga mid-adolescent ay madalas nang di makihalubilo sa pamilya at mas gustong sumama sa mga kaibigan. Sila ay nagiging palaisip sa kanilang anyo at ang peer pressure ay lalaganap sa ganitong taon. Nais ng mga kabataan sa stage na ito na mapabilang sa isang grupo, ngunit nais ding mapansin bilang katangi-tangi. Ang kabataan din ay maari nang maging interesado ukol sa pag-ibig at sa ibang kasarian. Marami sa mga kabataan ay magkakaroon din ng mga pagtatalo sa kanilang mga magulang dahil nais na nilang magsarili, ngunit kailangan pa ang tulong ng mga magulang. Mahalaga na gumawa ng makatotohanang hangarin sa panahong ito at maganyak ang kabataan na tuparin ito, habang nirerespeto ang kanilang nagsisimulang paninindigan at pagsasarili. Sa late adolescent stage naman, sisimula na nilang sundin ang kanilang sariling isip. Mas nakikita na rin nila ang mga kahihitnatnan ng kanilang mga gagawin. Importante ang magulang o nakakatanda sa paggabay sa kanilang mga anak sa panahong ito dahil ang kabataan ay mag-iisip ng umalis sa bahay para sa kolehiyo o magtrabaho. Iyon na ang tatlong yugto ng adolescence. Maraming salamat, Nurse Marie! Ngayon naman ay tatalakayin na natin ang mga estado ng kalusugang pangkaisipan ng ating mga kabataan ngayong pandemya. Dahil sa pabago-bagong pangangailangan ng mga adolescent, ang pagdadalaga o pagbibinata ay mahirap talaga. At ang mga pagsubok na ito ay lalo pang pinalala ng COVID-19. Sa pagsasara ng mga paaralan, pagkansela ng maraming pagdiriwang at salusalo, at ang pagiging pirmi sa bahay sa mahigit isang taon, lumilipas ang ilan sa pinakamasayang araw sa buhay ng mga kabataan ngayon. Ang pag-aagam-agam, takot, patuloy na sustento ng magulang, limitadong libangan, kulang na oras sa pakikipagkita sa mga kaedad at kaibigan, pagiging mag-isa at pagkainip ay dumadagdag sa pagdami ng mga kabataang may problema sa kalusugang pangkaisipan. Paano natin malalaman kung nakakaramdam tayo ng stress o anxiety? Ilan sa mga pisikal na sintomas na maaari nating makita ay ang pagsakit ng ulo, pagdagdag o pagbawas ng gana sa pagkain, paninigas ng kalamnan, at pagkapagod. Ang stress at anxiety ay maaari ding lumabas bilang pagka-nerbiyos, pagkalito, o pagkamayamutin. Paano nga ba maiibsan ang stress? Alamin ang mga pattern o mga sitwasyon na nagpapaalala o nagpapabalisa sa iyo. Kapag nararamdaman mo na nasa ganito kang sitwasyon, subukan mo ang ilang mga relaxation or distraction techniques. Maaari din tayong humingi ng tulong mula sa ating pamilya o mga kaibigan. Gumawa ng routine at sikaping sundin ito. Sa pamamagitan nito, nararamdaman ng mga bata ang normalidad ng sitwasyon at mapapanatag ang iyong kalooban. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag rin kalilimutang mag-relax at magpahinga. Gumalaw-galaw at magpapawis. Mag-exercise! Nakakatulong ang exercise at paggalaw ng katawan sa pagpapalakas ng resistensya laban sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Gawing pagkakataon ang pagkakasama-sama sa bahay para makipag-bonding sa mga magulang. Gumawa ng mga ibang activity kasama ang isa't isa tulad ng singing, musika o palaro. Miss mo na ba ang barkada? Gamitin ang social media, video call, chat o text para kumustahin at makausap sila. Makinig sa mga kwento, naiisip at nararamdaman ng isa't isa. Dapat ding bigyang diin ng mga magulang na ang social distancing ay di pareho sa emotional distancing.
maaari silang magbigay ng mas maraming yakap at pagmamahal. Dahil virtual na ang karamihan sa ating connections, maging maingat at mapanuri online. Ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na paggamit ng social media ay nagiging sanhi ng cyberbullying, depression, anxiety, lowered self-esteem, and unrealistic expectations due to comparison with other teens, and FOMO, or fear of missing out, sexual exploitation, addictive behavior, and relationship problems. Alalahanin na ang ibang tao ay maaaring may pinagdadaanan rin. Pwedeng mahirapan silang kontrolin ang kanilang mga emosyon. Kung maaari ay pahupain na muna natin ang sitwasyon. Kung nakakaramdam ka pa rin ng pakiramdam ng pagkalunod sa iyong mga emosyon, huwag kang mag-alinlangan na kumonsulta sa isang profesional. Ano ba ang mga dapat gawin kapag ang iyong kaibigan ay nababagabag o nababalisa? Mahalagang huwag silang husgahan at makinig ng maigi dahil posibleng ang kanilang kailangan sa oras na ito ay isang taong makikinig sa kanilang mga daing. Kung ikaw ay hindi sigurado kung ano ang dapat gawin, maaaring ipaalam sa iyong kaibigan kung pwedeng magsama ng isang nakakatanda na maaaring makatulong sa inyo. Ito ang mga red flag para kumonsulta na sa isang profesional. Pagbabago sa pattern ng pagtulog, pagbabago sa ugali ng pagkain, labis na pakiramdam ng pagkagalit o agresyon, isolation o withdrawal sa ibang tao, pabayang pag-uugali, kawalan ng interes sa mga karaniwang gawain, tumatagal na pakiramdam ng lungkot, hirap sa pag-concentrate o pag-isip ng mabilis, at paulit-ulit na saloobin ng pagpapakamatay. Ang ilan sa mga mental problems na madalas nating nakikita sa mga kabataan ay tatalakayin ng isang psychiatrist, si Dr. Mia. Maraming salamat, Dr. Sarah. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong palabas. Ngayon ay tatalakayin ko ang ilan sa mga pangkaraniwang mental health problems na makikita sa kabataan ngayon. Una ay ang anxiety disorders. Ang mga anxiety disorder ay mailalarawan bilang pagiging mayamuti, hindi makapili, pagod, sobrang pag-aalala o pagkabalisa, sobra o madalas na pananakit ng katawan, hirap sa pagtulog at hindi makafocus. Iba ito sa pang-araw-araw na pag-alala dahil ito ay lumalala, hindi nawawala at nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay o trabaho. Ang mga pasyente na may anxiety ay minsan nagkakaroon ng paulit-ulit na bangungot. Ang major depressive disorder naman ay mailalarawan sa pagkakaroon ng matinding lungkot, kawalan ng gana sa buhay, pagbabago sa pagkain at pagtulog, matinding pagkabalisa o pagbagal ng kilos, kawalan ng lakas, kawalan ng kumpiyansa sa sarili, at mga pag-iisip o pagtangkang saktan ang sarili. Ang mga pasyenteng may major depressive disorder ay maaaring nagkaroon ng trahedya o matinding pangyayari na nagdulot ng kanilang depresyon. Ang kanilang sakit ay nakakaapekto sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ikatlo, senyales naman ng bipolar disorders ang extreme mood swings na hindi tugma sa mga sitwasyong nararanasan sa buhay at mga panahon ng labis na kasiyahan na sinusundan ng pagkabagsak sa depressed na pakiramdam. Panghuli, ang mga taong may schizophrenia ay maaaring makaranas, makakita, makaamoy o makarinig ng mga bagay na hindi napapansin ng ibang tao. Ilan sa kanilang maaaring maramdaman ay may naririnig, naaamoy, nakikita na guni-guni lamang, maling mga pag-aakala o pagkahibang, magulong isip at kilos. Ang pamamahala sa mga mental illness ay kailangan ng atensyon mula sa isang psychiatrist.
Ilan sa mga madalas na paggamot rito ay medikasyon, pagpapababa sa stress level, programang pangnutrisyon at counseling. Kung ikaw ay may kakilala na nangangailangan ng tulong, tumawag ka sa mga numerong ipinapakita. Mayroong tutulong sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Maraming salamat! Maraming salamat po, Doktora Mia. Palakpakan natin si Doktora. Dapat parehong bigyang halaga ang kalusugang pangkaisipan tulad ng ating pag-alaga sa ating mga katawan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating maiksing pelikula. Paalam! Hatid sa inyo ng Teenage Health Education for an Empowered Nation o Teen Campaign ng MU Health Caravan at Immunity sa ilalim ng Health Education and Literacy Advocacy ng MU Sigma Phi Sorority.